Now I pray to God that ye do no evil, not that we should appear approved, but that ye should do that which is honest, though we be as reprobates. For we can do nothing against the truth, but for the truth. For we are glad when we are weak, and ye are strong, and this also we wish, even your perfection. Therefore, I like these things being absent, lest being present, I should use sharpness according to the power which the Lord hath given me to edification and not to destruction. Finally, brethren, farewell. Be perfect. Be of good comfort. Be of one mind. Live in peace. And the God of love and peace shall be with you. Greet one another with an holy kiss. All the saints salute you. Sabay-sabay. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Mag-aaralan namin yung nasa presensya bawat isa. At especially yung presensya, Panginoon, kayo pong manguna sa amin, Panginoon, sa aming puso at isipan, sa mga salita, mga pag-aaralan namin sa chapter nito, Lord, sa natatap namin ng book, Panginoon. I pray na manatili sa amin, Panginoon, ang patotoo ng mga taga-Corinthians, Panginoon, may mga hindi maganda, but andun pa rin yung maganda, di sila'y tunay na church, sila'y sumunod kay Paul, sa Panginoon, so sila po'y na-example namin, matuto kami, Panginoon. So, kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Wala ko, mayroong kangaro dito. Na gusto ko sabihin. Okay, magandang gabi ulit sa inyo. Good evening po. Ang title po nito is Examine and Prove Yourself. Examine and Prove Yourself. Yung mga nag-aaral, ano yung sabihin ng examine? Lalo yung ano? Lalo yung may examine kayo ah. Yan ang lola ko dati. Examine. Noong panahon namin, test. Ayan, test, diba? Pero tama yung sabi ni Bad. Yung examine dyan, actually, pag nag-i-exam kayo, kayo ang ine-examine, eh, di ba? Yung teacher nyo. At kayo din, ine-examine sarili nyo, natutunan nyo ba talaga? So, sinabi yung examine ngayon is, alamin nyo, ano sabi mo kanina? Alamin, di ba? Alamin, at sa yung proof. Ano yung proof? Patunayan. At ganun din actually yun, pag sinabing proof, yung paggamit ng proof sa Bible, parang yung lagi kong binabangit sa kay David nga, di ba, yung pinagamit sa kanya yung magandang armor. Kasi asagupihan niya sa Goliath, eh. Kaya sabi niya, ayoko niyan. Sabi niya, I have not proved them. Ibig sabihin, hindi ko subok yan. Yan. Hindi ko subok yan, napatunayan. Pwede rin ganun, patunayan. Pero minsan yung prove sa atin, ibig sabihin, patunayan muna eh. Pero dito, patunayan muna, inaalam mo nga, anong, kaya ba, maganda ba, maayos ba. Yan. So, yung title natin ngayon, ha? So, doon actually tayo mag-focus. Pero maraming bagay dito sa ilang chap, ilang ano lang to, 14 verse lang, napaka-ikse. Pero malaman pa rin. Okay, so isa-isa natin. So, again, sa Corinthians, dalawa yung letter to the Corinthians. Ito yung last. Ang dami natin dinaanan. Maraming silang problema sa church. Pero sila itunay na church. Kaya sila in-establish ng alikod ng Diyos, si Paul, the evangelist. Okay? So, sila'y kinakamusta. Okay? At tinuturuan. So, may mga nagkasala sa kanila. So, last week, actually, ganun yun. Kaya, sabi dito sa verse 1, this is the third time I'm coming to you. Ba't niya sinasabi yun? Alam naman nila. Parang nananakot ba? Pangatlong beses ko na ito pupunta sa inyo. Tsaka sabi dyan, in the mouth of two or three witnesses shall every word be established. Anong gagawin nito si Paul? Ibig sabihin, mag-i-inquire siya doon. Ito yung inuutos sa kanya, sino hindi sumusunod dito. So, medyo extreme akong papansin ninyo. Si Pastor, hindi naman ganyan. Pero medyo, di ba? Kaya sabi nga sa inyo, pag wala kayo, tinatanong ko kayo. Hindi ko naman mapaluin. Hindi ko naman kayo pipilitin mag-church. Pero inaalam ko. Kasi, yun nga, sabi sa Bible, yung mga pastor, elders, sila yung nangangasiwa at sabi doon, overseer. They watch for your souls, di ba sabi? So, kaya inaalam natin yan. Alam ko, na iba sa'yo, pag di na follow up, wala lalo.
Okay? So, yung iba naman, pag kinamusta lang, maano, mabilis. Kasi alam niya na agad eh. Dapat nga nasa church ako. Ba't wala ako? So, pag napalalahanan, ay madali siyang makalala. So, yan. So, dito kasi medyo extreme eh. Kasi parang papaluin niya. Tingnan niya mamaya. Okay? Kaya sabi diyan, magtatanong-tanong ako diyan. Pag may nagsabi ito, eh, si ano po, ganyan yan, nag-iisigarilyo daw yan. Totoo ba yun? Ikaw, totoo ba yun? Nag-iisigarilyo daw si ano? Yan yung sinasabi niya eh. Pag may nagsabi sa'yo, dalawa lang, nagpatunay, ikaw, ganyan ka, tapos ka. Tignan niya sa verse 2, ha? Sabi diyan, I told you before and foretell you as if I were present the second time. O kasi pangatlo na nga ngayon, sabi niya, pupunta siya ulit. Una, syempre, malamang doon siya nag-establish ng church. Pangalawa, bumisita. Pangatlo na ngayon. And being absent now, I write to them which heretofore have sinned. Tindihan niyo ba yun? So, sabihin, nung, yung pangalawang punta niya, meron na siyang ano, mga pinagalitan. At siya, itama niya yan. E, pangatlong beses ko na ito. Pagpunta ko dyan, yung heretofore, ibig sabihin, nung nagbanta na siya noon, okay, again, di ba paluin ha? Hindi naman tayo dito parang ano eh. Ibig sabihin lang, niyano niya talaga eh. Talagang, lalo yung mga talagang matinding kasalanan. So, dapat walang gagawa na nun, di ba? Eh, Corinthians yun. Talagang parang ano daw yun, Las Vegas. Kaya winawarningan sila ni Paul. Kaya sabi niya, yung mga nagkasala, nung una, yung pangalawang, bumisita ako ng pangalawang beses, tas hanggang ngayon, pag bumisita ako, ibig sabihin, naalamin ko yan. Okay? And to all others, so hindi lang sa mga nagkasala, pati rin sa lahat, that if I come again, I will not spare. So, ang tindi, di ba? Ganyan ba ako sa inyo? Hindi nga eh. Pero ginagawa ko rin. Pero medyo, ngayon kasi mild talaga tayo kasi nga, grabe ngayon. So, dati, isa lang naman ang church. So, pag natiwalag ka sa tunay na church, saka pupunta. Di ba? So, kung tunay kang Kristiyano, takot ka matiwalag eh. Sa ngayon, iba. O dapat ganun din. But anyway, sabi niya, I told you before, I foretell you as if I were present. So, ibig sabihin, talagang sigurado yan. So, alam ko, sinulat ko lang to, pero gagawin ko yan. And being absent now, I write to them which heretofore have sinned and to all other that if I come, I will not spare. Ibig sabihin, wala akong papalagpasin. Since you seek a proof of Christ speaking in me, which to you word is not weak but is mighty, in you. So, parang sinasabi niya dyan, yung iba sa inyo, di ba, nabasa natin sa 1 Corinthians, 2 Corinthians, yung mga, magaduda kay Paul ba? Wala naman yan eh. Di ba, parang mga sabos natin, ganyan yan, minsan sinusubukan nyo, di ba? Kahit yung magulang nyo, hindi na papaluin yan. Subukan ko nga. Ganun ang pakiramdam ni Paul. Eh, sinabi ko na yan, ang linaw-linaw. Huwag niyong gagawin yan. Kaya, nagbabanta na po siya dito. So, pangit ba yung nagbabanta? Nagwa-warning, eh, hindi lang masama yan, di ba? Kaya pag nasa bahay kayo, alam nyo yan, mga magulang nyo, di ba? Os! Walang maingay! Mag-aral na! Mayamaya, salita lang yan. Pag walang sumusunod, iba na, di ba? May puputok na dyan. Ayan, so ganun din si Paul, hindi masama to. Sa kahit sa tabaw, ganyan yan. First warning, second warning. Pag di ka na nagbabago, may kalalagyan ka. Okay? So, tuloy tayo. For though he was crucified through weakness, dali, pinasok niya ang Panginoon eh. Balikan ko lang sa 3, sabi niya, since he seek a proof of Christ. So, ganito yan. Kasi nga, kahit sa panahon natin ngayon, yung iba dyan po, pabida, di ba? Ako, apostol eh. Ako, propeta. Eh, ganun yung kasi yung mga tao, kasi parang naghahanap ng ano eh, ha? Ako, son of God. May naniniwala naman, di ba? So, iba tao kasi ang daling madala sa ganyan. Kaya, kahit sa panahon nila, oh, sinugo ba talaga ng Panginoon yan si Paul? Anong ganun eh. Ganun yan pag nakakarnal kayo eh. Ang hirap pag imagine yung ginagawa ni Paul. Buti ngayon, may chat-chat. Eh, iba sa inyo nga, pag chinat ko, hindi sumasagot. Pag alam nyo yung ano, di ba? Sino yan? Eh, so, buti dati yung text, mapepeke mo yun eh. Noong panahon namin naman sa text lang eh. Ngayon, ano na, di ba? May scene. Eh, ganun.
Hindi mo may tatanggi yun. Asa na ba ako? So, kaya yung iba, karnal na karnal eh, no? Inaano pa, ini-invoke pa si Jesus. Pero, pinatulan naman ni Paul. Kaya sabi niya, for though he was crucified through weakness, yet he lived by the power of God. So, pinag-discuss na natin yan, ha? For we also are weak in him, but we shall live with him by the power of God toward you. Ganito po yan. So parang, yun nga, parang siguro naramdaman ko dito kay Paul, parang naasar na rin siya, nangihina na siya. Kasi pag ganun katigas yung ulo ng mga tao, tapos sinabihan mo na ayaw pa, parang wala ka ng ipapaalala mo na lang, ligtas ba kayo? Pag tinanong ka ng ganun pastor mo, atindi na yun. Kasi ang assumption natin dito, ligtas, sabi mo, ligtas. Tapos tinatanong ka na, ligtas ka ba talaga? Atindi na yun. Kaya, nasabi lang niya dyan, gagabayan tayo ng Panginoon. Especially sila, mga leader. Kaya ito yung pinaka-text, sabi dyan, hindi ko naman kayang gawin lahat dyan eh. Ikaw, kayo na yung gumawa. Ayaw nyo naman ang usgahan kayo, di ba? May mga taong ganun eh. Pastor, di naman akong ganyan eh. Alam nyo yung mga elder, alam nila yan eh. Di ba? Yung mga magulang nyo. Hindi naman ako tamad eh. Hindi naman ako nag-iisip ng masama, hindi naman ako nag-iisip ng aling. Alam na nga eh, pero ito yung maganda dito. Ginagamit to kahit ngayon. Alam nyo ba yan? Advance ang Bible eh. Kahit sa amin, naalala ko lagi yung sa tabaw. Okay, kayo yung husgaan kayo. Kayo yung husga sa sarili nyo. Diba? Kasi mas mature tayo pag ganun eh. Ayaw mo palang yung husgaan ka. Kaya minsan itong mga to, anak, tinatanong ko. Hindi naman ako ganyan, oh. Gadaanin ko lang sa tanong. Ikaw yung sumagot. Hindi ka ba tamad? O, ilang araw ka, ilang oras ka na nakatiwangwang dyan? Di ba sila na yung ano? So, ganun dito. Sige, kayo na maghusga. Examine yourselves. Whether, mabigat po to, ha? Kasi sabi nga sa inyo, mabigat yung ano dito. Yung usapan dito. Merong fornicator. Meron siguro dito. Yung mga tinutulig sa pa si Paul. Eh, kung marami yan. Okay? Ito nga, konti natin, hindi pa mahirap to eh. Nadalian pa nga ako eh. Kapag may mga bagong ganito, kinakabahan ako. Pero masaya din ako. Kaya sabi ni Paul, examine nyo sa kayo na. Whether ye be in the faith. Anong sabihin nun? Ligtas ba kayo? Di ba kasi kung ligtas kayo, anong ginagawa nyo? Bakit di nyo maitindihan nyo dapat yung gawin? Okay, again, di naman automatic yun ha. Pero, pagligtas, ginagabay ng Espiritu ng Diyos, at least nahihiya yan pag nakinig mo na yung preaching, malinaw naman. Tapos, ba't wala ka nung Sunday? Basta, ano ako eh. Labahin ako eh. Kaya nagkasakit ako sa hintotolo eh. Gisinungaling pa, di ba? Kaya buti ko isang beses lang yun eh. Siyempre, paulit-ulit yan. Eh sabi dito, ligtas ka ba? Nasa pananampalataya ka ba? Sabi doon, prove your own selves. Kasi ako, lingkod ako ng Diyos, itong iba, pinaglilingkod ako, ito, nag-reward na yan. Ako, may rewards na ako sa Diyos. Eh, ikaw, paano ka? Kung hindi ka makahabol. Eh, lagi sinasabi sa inyo lagi, dito, marami na ako dito, inanda ako na yung sarili ko. Hindi na ako, sa palagay niyo, maasarin niyo ako, hindi ako atin. Ah, sige, kulang sila doon, wala sila doon, ano. Ganyan. Palagay niyo, aasar ako, medyo lang. Pero hindi na ako iiyak. Diba? Kasi naranasan na namin lahat sa Mother Church. Siguro, kung ilan sila ngayon doon, isang daan. Hindi lang 100 ang binaptize ni Pastor. Siguro mga 1.5, ganun. Ang tao, ganun eh. Labas, pasok. Paglilingkuran mo, gagawa mo ng mabuti. Nga wala lang, bigla-bigla, hindi alam. Talaga ayaw pa alam. Hindi maganda, di ba? Kaya sabi ko, kayo, alamin nyo sa prove your own self, patunayan nyo, or niya, sabi, alamin nyo, ligtas ba talaga kayo? Sa iba po, hindi ginagawa yan. Yan ang napansin ko. Sa ibang church, hindi nga gagawin nyo. Kasi nga, hindi ligtas yung ano eh. Tayo po, ganun ang usapan natin. Kasi dyan mag-umpisa at matatapos yan. Kung hindi ka ligtas, ay paglokohan ka lang sa amin. Kaya sabi dyan, oh, know ye not your own selves? Hindi nyo ba kilala yung sarili nyo?
How that Jesus Christ is in you. Si Kristo nasa iyo. Anong gagawin mo? Lolokohin mo siya? Pero ito yung maganda. Mayroon tayong preaching nito eh. Naalala ko lang. Kaya sabi niya, except ye be reprobates. Yan ang masaklap yun. Actually, paulit-ulit yan hanggang verse 7. But iba naman yung ano. Pero, ano yung reprobate? Pag-aralan lang natin. Okay? So, baka bago kay Kit yung reprobate eh. Tsaka kay Ma'am Donna eh. Alam mo ba yung reprobate, Ate Marge? Oh, kita niya na. So, pag sinabing reprobate po, katatapos lang din pala natin yung seminar sa mga bakla. No? So, hindi lahat ng bakla-bakla, reprobate. No? Yung iba, malambot lang yan eh. Pero talagang ginusto niya na yung lalaki. Lalaki siya, gusto niya lalaki. Parang yung office mate namin, hindi ako nang, pag naalala ko yun. Lunchtime, ito, anong ginagawa nito? Nag-anap. Laking tao pa naman. So, reprobate na yun. Alam niyo, reprobate ngayon, kasi mga rejected. Ay, wala nang pag-asa. Tandaan niyo po yan, kung hindi niyo pa alam yan, ha? May mga tao, ngayon, buhay, kasi kahit sa pag-Facebook ka lang ang ano mo, devotion mo lang, Facebook, everybody, God loves everybody, ka. Ay, kinikaw kay Joel Osteen, kay Pope, kung ano nga yan. Lahat ng tao, mahal ng Diyos. Pag nag-soul winning tayo, maraming ganun. So, hindi lahat ng tao ay may pag-asa pang maligtas. Okay, may mga reprobate na exempted, exemption sa rule. Kaya pag sinabing, ang sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Totoo yun, sabi yun sa Bible eh. Ang tanong, tatawag ba sila? At tumawag sila, kunwari lang, maliligtas ba yun? Hindi kasi muna, pananampalataya muna eh, kung niloloko-loko ka lang yan. Parang inasolve namin doon. Alam mo, kunwari lang eh. Eh, ako, wala akong magawa, diba? Eh, paglalagyan sila sa Panginoon. Pero, okay, naitindihan na po yung reprobate. Rejected, wala nang pag-asa. Okay, so, pasok tayo ngayon dito. Anong sabihin ngayon ni Paul na si Kristo ay nasa iyo except ikaw ay reprobate? Ibig sabihin, kung tumanggap ka pa sa Panginoon, anak ka na ng Diyos, Espiritu ng Diyos, nasa iyo na. Ngayon, ano ang ginagawa mo? Bakit ka tuloy-tuloy sa matinding kasalanan, kunwari, at lalo na yung pinupukpuk pa dito. Okay, huwag kayo mag-isinungaling, ha? Kapag hindi kayo nag-church, maganda sa church kayo, pero huwag kayo mag-isinungaling pag gano'n, kunwari, gano'n. Tapos, tuloy-tuloy ka pa rin. Kaya magtataka. Ngayon, meron itong mga klase ng tao pala na gano'n talaga ang gawain. Wala silang pakialam mag-isinungaling, gumawa ng matinding kasalanan, katulad nga ng mga false teacher, kasi nga, reprobate. So, exempted sila doon sa sinabi na tumanggap sa Panginoon, si Kristo nasa iyo. Hindi sila yun. Itindihan nyo ba? Si Kristo ay nasa inyo, except kayo ay reprobate. And makakain-kain kayo dito, pero mapartake pa ng Lord's Supper, praise the Lord po kayo dyan, kakanta-kanta pa kayo dyan. Pero kung kasama ka dito sa grupo ng tao na to, wala yun. Okay, so nabanggit ko lang yun kasi tatlong beses na gagamitin yung term mo magkakasunod. Hindi mababaw ang paggamit ng Bible nito. Okay, naiintindihan na? Alam niyo na reprobate? Ano yan? Ha? Wala ng pag-asa, rejected. Okay, patapon. Okay, hindi na pwede. Lord, lalapit ako sa iyo. Ayoko sa iyo. Wala ka ng pag-asa. Niloloko mo ako, niloloko mo sarili mo. Okay? Yung mga ganun. Kailangan maintindihan natin yan. Anyway, so, yan. Tuloy natin kasi kukumpara ni Paul yung reprobate sarili niya. Kaya magtataka ka pag hindi mo alam na alam yung reprobate. Okay? So, isa-isa natin. But I trust that ye shall know that we are not reprobates. So, bakit ganun? Kasi nga, binibigyan yan din, tinuturo ko sa inyo yung tama. Ngayon, may mga false teacher nga. Yan yung mga reprobate. So yung, madami na tayo dito, iba dyan, nag-iisip, baka isa ka rin dun eh. Yan. Kaya sinasabi dito, nililinaw ni Paul, hindi kami reprobate, hindi kami loko-loko. At lalong hindi kami sa diablo, okay? Ang sabihin ng, but I trust that ye shall know. Ang sabihin lang nito, yung iba nga, hindi pa sigurado, pero, nagtitiwala siya, na, yun nga, kasi si Paul, pag marami kang pinagmi-ministeryo, hindi ka naman kilala lahat yan eh. Okay? Kasi sabi lang nila, okay, inaamin ko, hindi mo naman kayang alamin agad na si pastor ay lingkod ng Diyos. Sige lang. Pero, magpatuloy ka lang. Okay? At katulad sabi dito, examine yourselves, tapos,
Actually, pag in-examine yung sarili mo, balik tanawa mo, ano ba ginawa sa akin yung pastor? Ginawa ba akong masama niyan? Ay, nag-uturo yan. Dapat magbigay sa church. Parang masama yun. Siyempre, yun nga, kaya baala ka magpasya. Eh, sabi dyan. So, pero ang ano ni Paul, malalaman mo in the end na hindi kami reprobate. So, ito na naman. Chapter, verse 7, now I pray to God that He do no evil. So, huwag sana kayong gumawa na masama. Not that we should appear approved, but that He should do that which is honest, though we be as reprobates. So, anong kinalaman nung ganito yan? So, katulad nung may mga gandang tanong eh, nasabi ng iba, Pastor, paano yan eh? Nabaptize ako sa isang church, for example. Yan, si Judas. Kaya, paano yung binaptize? Nanampala tayo sa Panginoon, si Judas andun. Pwede nagbabaptize yung isang disipulo. Eh, yung si Judas, nagbabaptize din. Kaya, tanong na iba, paano yan, Pastor? Magpapabaptize pa ulit ako kasi binaptize mo na ako ni Judas eh. O kaya, yung nagbaptize sa amin palaga, ay hindi pala ligtas. Paano yun? Diba? So, ganito yung kaya sasabi dito, kung for example, reprobate kami, pero kayo yung ang nananampalataya, kasi sa Diyos kayo nananampalataya. Diba? Kasi magandang tanong yung kasi yung iba naman, sabihin nila, ay, bali wala na pala ito pagtatapat ko sa Diyos. O kaya sabihin nila, ay, walang matinong church dito. Kung nga, San Mateo, walang matino dito, hindi na mag-church dito. Mali. Hanapin mo lang yung the best, yung pinakamalapit sa Bible. Kaya yan, katulad yung sponsor natin, ganun ang kwento niya. Kaya tiwala ako dun eh. Sabi niya, dati na hinahanap ko talaga ang Panginoon, Catholic kami. Eh nauna sa amin, Pentecostal. Nagtapat sila doon, tinulungan nila, ganyan-ganyan. Kaso, nag-grow siya eh. So nakita niya, mali rin pala itong mga to. So isabihin, kung ano yung andyan sa at the moment, na pre-novide naman ng Diyos sa'yo, di ba? Magtapat ka lang dyan. Katulad yan, pag magbibigay ka na yan, nakapanghinayang ngayon yan, di ba? Eh, nagbigay pala ako sa church na yun eh. Eh, di na ako alis doon, kahit false teacher pala yun. Ganun ba yun? Mali. Bayaan mo na yung binigay mo doon. Ang reward mo sa langit na. Intindihan nyo ba yan? Kaya sabi dyan, ulitin ko ha, para naintindihan nyo ulit. Now I pray to God that He don't know evil. Gawin nyo lang yung masama. Gawin nyo lang yung mabuti. Huwag kayong gumawa ng masama. Not that we should appear approved. Uy, kasi pag ginawa ko yan, siyempre, sinusunod ko si Paul. Si Paul yung magiging parang galing kasi sinusunod ko siya. Hindi yun ang gusto ni Paul. But you should do that which is honest. Kasi nga, yun ang dapat. Kahit pa kami ay parang reprobates. So, ano bang ginagawa ng reprobate? Kasi kung ano, nag-uturo ng, ikatatapos lang natin yung, di ba, yung giving dito sa 2 Corinthians, yung 7, tsaka 8, eh, tsaka 9, pala, 8 and 9. So ngayon, ano mo nadududa mo si Paul, bihira ito, bibigay ito sa ibang church, ano ba itong mga. So gawin mo lang yung honest, ang Diyos ang bahala sa'yo. Okay? So hindi ko na ano yan. For we are glad when we are weak, and yung we dito, yung mga likod ng Diyos. Okay? And ye are strong. And this also we wish even your perfection. So parang yung preaching natin last time. So ang iniisip ni Paul, yung mga likod ng Diyos, kayo. Yung mga anak ng Diyos. Kahit nga, nahirapan na siya. Okay? Sabi niyo dito, weak, katulad niya. For example, ano mga magandang example? Okay, blessing, di ba? For example, si Pastor, medyo ano ngayon, ikaw, mayaman ka ngayon. Si Pastor, parang ano, awawa naman. Abang galing sasakya, walang mang palit. Eh ako, dalawa sasakya. Ganun lang. Iisipan mo ba na si Pastor, ang hina naman yan. Okay lang yun, sabi ni Paul. Okay lang yan. Mas gusto ko nga kayo pinagpapala, kayo yung matalino, kayo yung malakas. Ganun po ang mga tunay na lingkod ng Diyos. Hindi yan nagpapagalingan. Nakakita ba yung nagpapagalingan ganun? Diba? Kaya ibang pastor, ayaw nilang kinokorek sila. Anong pinapalabas mo? Mali ako. Mga ganun ba? Nag-uumpisa ka pa lang, kailan lang, mayroon akong kinausap ganun. Eh, gusto ko lang naman sabihin na nag-comment kasi siya about Calvinism. Eh, naalala ko, parang naasal sa akin yun, sa Zionism naman. So, sabi, nagpaalam na muna ako. Sabi, basta pwede mag-comment dito. Sin. Sin zone ako. So, alam na, di ba? Eh, sikat yun eh. Anyway.
So, ayun. So, dapat yung mga tunay linggo nyo. Kaya kayo, kahit kunwari, kayo. Nah, si Ate Jamie, tinuturuan si Ate Juliana. Ate tuloy. Juliana, iba. Maliit pa siya. Bata pa. Ito, ano na to eh. Tagal lang Christiana, for example. Eh, sabi ni Juliana, ano sabi mong ganyan, Ate Jamie? Hindi namang ganyan yan eh. Kasi binabasa mo lang din, naiintindi mo eh. So, kung talagang mali kayo, mali. Ganun ang pattern ng hindi kayo mauubusan, hindi kayong... Ngayon, kung ang buhay nyo po, reputasyon lang, talagang minsan feeling nyo, maano kayo, parang isang mali nyo lang, bagsak na kayo. So, yun ang mali. At dyan natatap yung ibang yan, mga pastor nga, na, ano, ayaw nilang masabihan ng mali. At everything in between yun, kaya in-example gagawin pastor, hindi masama ang pastor, ha? Sabihin ko lang, sila na kasi yung sa panahon natin ngayon, especially sa cloud natin, ito yung in-expect natin mataas, di ba? So obviously, applicable yun sa boss nyo, sa teacher nyo, okay? Sa mga official natin. Tuloy natin. Therefore, I write these things being absent, lest being present, I should use sharpness, according to the power which the Lord had given me to edification, and not to destruction. So parang last ano lang, last week. So ganito yan. Kung ako ay magulang, gusto ko ba laging para may takot sa akin yung anak ko, lagi yung nakapalo lagi. Konting ano, palo. Hindi ko gusto yun. Gusto mo nga, konting sabi lang sa'yo eh. Okay na agad. Ba't kita gustong paluin? Masasaktan ka, mahal kita eh. Ba't kita gustong saktan? So, ganun-ganun sasabi din dito ni Paul. Kaya nga, winawaning ako na kayo. Pagpunta kayo ngayon dyan, sana maayos-ayos na kasi nabasa na ito in advance. So, pagdating daw niya yan, tapos hindi naman sila nasabi, o hindi sila nagbago or something, eh talagang gagamitan sila ng ano yung sharpness. Talagang matalas ang dila nito. Anong sabihin nun? Masakit magsalita. Eh paano kung yun ang kailangan mo? Alam nga namang hindi yun ang makuha mo. Marami ganyan ngayon. Ay, at alam nila, loko-loko talaga. Di ba? Hindi man lang binanggit. Na, ito, yung example, yung may kumanta daw sa ano, kasi may binasa lang article, napakagaling din ang pagkakasulat. Kaya daw, ang ganda daw ng church na yon, pero isang beses lang daw, ang daming tao, may pinakanta sa harapan, yung babae, naka miniskirt, at pinalakpakan pa daw. So, eh, wala namang alam yung mga, ano eh, yung mga tao minsan, di ba? Pero at least kayo yung pastor, may sinabi ka man lang. Eh, mapapahiya si ano, kapatid eh. Ginawa niya yun eh. Amen? Kaya alam niyo naman ako dyan, hindi ako subukan dyan, di ba? So, misa, ginada natin sa biro. Ito, kunwari, may ganyan dito. Maririnig niyo, di ba? So, ngayon, alam niyo naman na yun eh. So, ganun daw ang gagawin ni Paul. So, pero may warning na. Magaling ni si Paul, no? Ayaw niya nung nagagalit siya, yun yung may napapahiya, pero ganun ang gagawin niya pag di nag-measure up. 11. So, finally, tapos na. Farewell. Be perfect. Be of... So, nagpapaalam na siya. Mayroon pa rin siyang advice. No? Be perfect. So, again, the unseenless perfection. Yung sabihin lang, mag-mature na kayo. Be of good comfort. Okay, yung ibang tao, kailangan mag-mature. Yung mga bata. Pero iba naman, ang kailangan ano talaga, ma? Pag sinabing comfort, hindi magpaka-comfortable na bumili kayo ng sopa na malambot. Hindi yun. So, yung be of good comfort, ibig sabihin ng comfort actually sa Bible, ha? Pag sinabing comfort actually, ha? Alam niyo yung fort? Pagpatibay yan, eh. So, ibig sabihin niyan, maging maano kayo? Matatag yan. Salamat. Be of one mind, kailangan din. Yung... Iniisa-isa lang yung mga kailangan ng tao, no? Again, yung mga young people, mag-matured, yung mga nangihina, mapalakas, be of one mind. Yung sa 1 Corinthians, di ba? Yung mga hindi nagkakaisa. Pwede ba isa lang ang utak nyo? Kung may mga pagkakaiba kayo sa mga bagay, okay lang yan. Pero dapat yung pinaka-pinaka, importante sa church, nagkakaisa kayo dun. Okay? Live in peace. Yan. So, sabi natin, iba talaga, so dito, wala naman nag-aaway dito. Wala pa akong alam. Sabihin sa akin kung meron, ha?
Wala naman. So, importante kasi kung hindi kayo maka, hindi tayo makapaglingkod na maayos sa Diyos pag tayo-tayo nag-aaway. Okay, naalala ko na naman sa work. Ganyan eh, minsan. Isang trabaho, ganito lang, madali lang gawin. Tatako yung pinaka-boss. Ba't yung magawa yan? Yung pala, nag-iirang na yung ano. Diba, kahit itong mga to minsan, yung mga anak mo. Gawin nyo to. Magtuturuan pa yan. Sige po, sige po. Amen, hindi magawa kasi walang kapayapaan. And the God of love and peace shall be with you. So, ulitin ko ha. Pag ginawa daw nila to as a church, ang Panginoon ng pag-ibig at kapayapaan ay mapasa kanila. So, pwede ba natin sabihin pag hindi nila ginawa to, wala sa kanilang Diyos? Hindi na. Pero, ibig sabihin, hindi kikilos ang Diyos ng, di ba? Hindi malaya ang pagkilos ng Diyos. Katulad nga, may nag-aaway. Yan ang sinabi dyan. Hindi nagkakaisa. Iba naman, takot masyado. Huwag tayo mag-church, may virus eh. May ganun, maniwala ba kayo? Ngayon kami, nakausap na ganun. Sabi ko, wala pa kayong face-to-face. Inaasar na nga namin eh. Eh, mga kapatid kasi, alam mo na, oh, nga ano yan. Pinag-iingat lang. So, hindi nagkakaya. Iba, takot. Yung iba, hindi yun na matured. Diba? Katulad kanina, nag-explain na ako. Alam na ng iba yun. Yung iba, hindi pa. Kasi nga, kaya dapat hanggang mag-ari, mag-mature tayo. Okay? Gusto ko sabihin kanina sa awitan natin. Ayan, sa Steve Peter. Ayusin mo yung ano mo, ha? Para gaganahan yung mga taong kumanta. Ha? Aralin mo yung mga konting, ano, variation. Ulitin ko. So, pag ginawa daw nito yun, ang Diyos ngayon ay mas ikilos sa atin, no? Andyan siya kasi, ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. So, nakakita na ba kayo ng church, walang kapayapaan? Ganon, ganon yun sa amin. Mga kwento ni Pastor, ganon daw. Nag-aaway yung mga ano. All the saints salute you. May mensahe ba doon? So parang ganun din, parang gine-greet kayo. Ibig sabihin, wala tayong ano dito. Ibig sabihin, may pakialam tayo kahit yung nasa yan, sa Mother Church, yung sa Alahala, may pakialam tayo doon. Ha? Importante na, pinag-pray nyo sila, pinag-pray nila tayo. Kasi the more na ginagawa nyo, nakaka-relate ka rin sa kanila. Katulad sa Alahala, talagang ano eh. No? Talagang parang nag-uumpisa ulit tayo doon. Kaya samahan nyo kami. Ngayon, kayo, natututo naman kayo, di ba? Naaalala nyo rin nung bago kayo. Ganun din yun. So, huwag nyo expect sa kanila ng ano agad. Nang maayos agad, magbasa, di ba? Hirap pa sila magbasa. Iba, absent. So, tiyagaan lang natin. So, all the saints salute you. Binabati kayo ng mga banal. Okay? Yung pala gusto kong, yung aral pala dito, saints, napansin nyo ba? Sa Catholic kasi, alam nyo na. Binabati tayo ni Santo Papa. Ah, Santo Papa. Yung mga saints lang dyan, mga ano ha, mga kapatid. Mga ligtas kasi, ang tawag sa mga taong ligtas, saints. Okay? Sa Catholic, kailangan pang mamatay ka una. Tapos, ang tawag doon? Kalimutan ko tuloy. Sino magaling dito sa Catholic? Kinakanonize. Di ba? Ano yung sabihin canonize? Yung sabihin talagang pinagtitibay nila. Ito, yung totoong santo to. Dapat may pinerform na tatlong miracle. Yung mga sinungaling din yung ano. Ay, nakita ko si ano, ganyan. Nag-gumaling siya ng ganyan. Di po kasinungalingan pa pinagagawa nila. Yan si Padre Pio. Di ba? Anong yan sa kanila? May balita dyan. Di ba? Gagawa ng statwa yan. Oo, yung mga kung ginawa niyan. Kaya nakikita ko na yun sa mga likod ng mga kotse ng mga Padre Pio. Mayroong Padre Pio dyan sa MP, di ba? Ngayon daw, may tatayo daw siyang monumento, statwa. Nakakita ko lang sa newsfeed ko. Pero totoo yun, no? So, santo na ba yan? Alam ko, santo yan eh. Santo. Ayun, si, kung sino mo yan, si St. Francis ba tayo yun eh.
Yung St. Francis daw, kaya siya may na, meron siyang ano. Hindi pa na ata, may tawag doon eh. Basta nakitaan siya ng mga, parang ganun, parang naulit daw sa kanilang ginawa ni Jesus. At kung ano yung naranasan ni Jesus? Stigmata. Mga tambang ato. Naniniwala lang talaga dyan, mga walang kaalam-alam, mga hindi ligtas. Okay, so ang totoo, natin, alam nyo na ngayon, ha? Sino yung mga saints? Mga taong ligtas, buhay pa, binabati sila, eh. Inasabi ni Paul. Okay, tapusin na natin. Kahit last verse na ito, ang dahil pang kwento dito, tingnan nyo. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost. Parang bendisyon to, di ba? Tama naman. So, the communion of the Holy Ghost. So, kompleto. Jesus Christ, God, the Father, pwede yung gano'n, no? Holy Ghost, be with you all. Amen. So, ano yun? So, yun nga. Again, sa mga kapatid, yun ang mga ano mo na sa kanila, mga i-wish mo, di ba? Parang mali-wish. Parang bine-bless mo sila, bine-bless. Sige to, pag-aalis kayo mamaya, God bless you. Sana naman, di kayo magloko niya, maglabas yun dito. Diba? Mapahamak. So, ganun na lang yung, ano eh, yung mga pangbati natin. Napakaganda po niya, huwag na mawala sa atin. Yan ay biblical, at ginagaya ng iba yan. Gayahin lang nila, at siya iba mag-iisip. Okay? So, yun na po. So, salamat sa Panginoon. Tapos na naman tayo. Anong next natin? Ano sabi ko? Galatian, tapos na namin yung Friday. Kaya tatalon tayo. Okay? Sa Ephesians. Ha? Sa Friday, tuloy lang natin yung mga general epistle. So, next week, Ephesians tayo. Amen? Amen. Ganda, di ba? Kung lagi kayong, ano, wala kayong absent. So, parang alam mo lang yan. Ando na yung background sa'yo ng first century church. At nadaanan natin yung datang madaanan. Hindi ka na sana maluloko ng iba. Amen. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita again. Sa Book of 2 Corinthians, Panginoon, follow up, Panginoon, ni Paul sa mga taga-Corinthians na nakalaman namin kung ano meron sa kanila, Panginoon, ano yung wala. Ano din po yung mga problema, ano yung mga maganda sa kanila, ano yung ginagawa ng mga lingkod nyo sa kanila, kung paano i-handle, ano yung mga parusahan minsan, ano yung mga dinidisiplina, ano yung mga katuluan, Panginoon, ano yung mga warnings. So, I pray, Panginoon, na nawa sa church, kami po yung mag-tapat sa inyo, Panginoon, pagpalain nyo po kami. Kayo po nakakalam sa amin kung sino yung katapat sa inyo dito, nawa yung mga programa namin, like Bible reading, Panginoon, soul winning, makatulong sa bawat isa na kami po ay matutunan especially sa mga bago, Panginoon, makita nila katulad ng sinabi ni Paul na meron talaga kayong mga lingkod, Panginoon, ginagamit sa panahon ngayon, hindi maiabang yan, ito yung naglilingkod lang, nagtuturo at nawa grab dami opportunity, Panginoon, na again maging part ng church na naglilingkod sa inyo at makita namin ang aming sarili, Panginoon, na ganun din. In the future, kayo po may matibay, mga tatag, mga Kristiyano, katayo ng pamilya na maglilingkod sa inyo at hanggat kami po yung binibigyan pagkakataon sa lupang ito, Lord. Kailangan po, Panginoon, kayo pong kaalalaanin yun po, Lord, mga nag-pray, mga kailangan ingatan, Panginoon, mga gamit na kailangan din po, mga financial, Panginoon, mga sakyan, mga sakit, Panginoon, mga pag-iingat, Panginoon, mga bagay na yan, Panginoon. Ingatan din po si Daddy Lord, nasa lala. At mga plano pa namin, Panginoon, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.